trabaho mo sa Gomez Bilbao Law Firm. Pinagmamalaki sa akin ni Jay na hindi ka pa raw nag-e-exams, kinukuha ka na nila. Hindi po ba nabanggit ni Dre, nag-quit na po ako sa law firm kasi nagkasakit po si Lena. So medyo kailangan pong bigyan ng oras. Kinakain po ng law firm yung oras ko. Iha. No offense meant. Pero walang mangyayari sa'yo kung sa public attorney's office ka lang. Matagal ko na po napag-isipan to, ma'am. Baka po ito talaga yung calling ko. Si Dre po. Well, I'm waiting for him. Obviously, he's not here. Tatanong ko na lang po kay Bebang. Wait. Ano pong kailangan niyo? Nothing much. Especially from you. But just a bit of a warning. Stay away from any form of trouble. It's campaign season. Kung gusto mong magkalat, huwag mo nang idama yung anak ko. You've caused so much trouble already. Huwag mo nang dagdagan. Alam ko po sinabi niyo na the less I know, the better. Pero kailangan ko po malaman na mag-work to, na hindi nila makukuha si Lena sa akin. Natatakot ka na hahayaan kung tangayin ni Fina ang ampon mo? Hindi niyo po kailangan mahalin yung anak ko. Pero kung iniisip niyo yung kapakanan ni Dre, huwag mo na akong pagsabihan tungkol kay Dre. I've always have his best interest at heart. Natural. Ako ang ina. At ikaw, asawa ka nga niya. Pero wala ka nang naidulot sa kanya kundi kapahamakan. You're the source of all this mess in the first place. So do not lecture me on how I should go about it. Paano nga ito na pull off? Did you know about this? Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin sa problema namin kay Fina. Don't thank me yet. Hindi pa tayo tapos sa kanya. Sa ngayon, hindi tayo guguluhin ni Fina. Pero hanggang hinahanap niya ang anak niya, she'll always be a threat to us. There's only one way para tuluyan na siyang matahimik. What are you suggesting? I'm suggesting na ibigay natin kay Fina ang anak niya. But it doesn't have to be Lena. Juris, kapartido namin ni Dre, si Dominguez. Kapag nadamay ang anak niya sa eskandalong ito, maaaring madamay ang buong partido. Kung ayaw niya po ng skandalo, sana hindi sila gumawa ng kalokohan. 14 years old lang yung bata. Rinape ng paulit-ulit ang hayop na yun. That pervert can burn in hell for all I care. But see our situation here. Maaaring gamitin ng oposisyon ang lahat ng ito laban sa amin. May ganyan lang ako umihiki ng pabor sa'yo. Hindi mo pa ako pagbibigyan pagkatapos ng ginawa ko sa'yo at dyan sa ampon mo. Nakakabawi din po ako sa utang na loob sa inyo. Pero hindi ko po magagawa ito. Hustisya ang kailangan ng kliyente ko, hindi areglo. Juris, so have you changed your decision? I'm sorry, but my decision is final. Rape victim ang kliyente ko. Ilalaban ko ito hanggang dulo. Regardless kung sino makabangga ako. Huwag kang tatanga-tanga. Utak ang pag-anahin mo dito. Pinanigan ko yung biktima, so tanga ko. Katalinuhan bang matatawag kung papayag nalang ako sa lahat ng gusto mo? I'm sorry. Pero ginagawa ko ang tama dito. Hindi ko kailan ko yung sarili ko. Juris Montelibano, tagapagtanggol ng mga naaapi, ng mga naaagrabyado, ng mga napagsasamantalahan, ng mga nananakawan ng anak. Matagal na lang nilaloko ang sarili. How dare you nasagot-sagutin si Dominguez ng ganun? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Wala ko silang karapatan na diktahan yung trabaho bilang abogado ng ganun. Dahil sa mga magulang na katulad niya, nagkakaroon ng mga pariwarang bata. Don't go all self-righteous now. Hindi ka rin malinis. Maimpluwensyang tao si Dominguez. Kayang-kaya niya ilabas lahat ng bako mo. At kapag nangyari yon, madadamay kami nito. So bumalik ka doon at mag-apologize. No! Do it! I said no! Do it! Do it! No! Hindi mo ako pwede diktahan! I'm not your goddamn puppet! Nasito? Wala yata sa vocabulary ng asawa mo yan. Pagkatapos ng pambabastos niya sa akin. Pasensya na po talaga kayo. Nabigla din po ako. Ang dami po kasi iniisip eh. So I've heard. May problema kayo kay Zoila. Inanggihan niyo ang offer ko noon. Make sure na solusyonan niyo yung dalawa. Tigilan mo ng pagdana ng problema sa pamilya nito. Punong-puno na ako sa'yo. Lena is mine. Wala akong inaangkin na hindi sa akin. Unlike some people, Lena. And what is that supposed to mean? Nothing. Nothing, ma. May tinamaan po ba ako, ma? Oh, not me.
I've got nothing to hide. Hindi katulad mo, na pati kami ni Dre nadadamay sa drama niyang ampun mo. You know, I'm so glad you're leaving. I can't wait to see you go. Huwag po kayo masyado excited ba? Kahit naman mawala kami ni Lena sa bansa, hindi kami mawawala sa buhay ni Dre. Distansya lang ang naghihiwalay sa amin. No matter what happens, I will always be his wife. And Lena and I will always be his family. Juris! Ano na namang iskandalo ito? Hayo ng ampun mo. You've always been giving problems to my family. Ikaw ang malas sa buhay ni Dre! Senator Magalimano, walang kasalanan si Juris dito. Excuse me. As a reporter, alam mo ba ang protocol sa pag-interview? You just don't barge in. Hindi ako nandito bilang isang reporter. Then get out. I'm sorry. This is a family matter. I just heard how you're treating Attorney Julius. And it's totally unacceptable. Tingin ka ba? I said get out.